Magandang umaga po muli sa ating lahat. Kagaya po ng aking nabanggit kanina, tayo po ay nasa 23 linggo sa karaniwang panahon. At ngayong araw na ito, ang atin pong pagninilay ay tungkol sa paghahanda, preparation or planning. Sabi dito, kung kayo daw o tayo daw ay magpapatayo ng tore, halimbawa, hindi ba dapat tinitingnan muna kung kayang ipatapos? Dahil kapag daw nailagay na ang pundasyon at hindi pala kayang ipatapos, nakakahiya, kukutsain tayo. Gayun din ang isang leader ng isang kawal, kapag siya ay sasabak sa digmaan, tatantsahin niya muna kung kaya ba niyang ipanalo ang laban. Kung kanya 10,000 at ang kanyang kaaway ay 20,000, mahirapan siya. Kaya imbis na makipaglaban, siya ay makikipagkasundo na lamang. Ipinapakita na kailangan natin ng paghahanda. We have to plan. We have to prepare. Mga kapatid, sa ating buhay, yan din ho ang ating kailangang i-apply. Kailangan nating maghanda, kailangan nating magplano. Ano bang profesyon ang sanay magplano? No, halimbawa ay ang isang arkitekto. Sino po dito ang arkitekto? Taas po ang kamay. Meron po ba ditong mga architect? Wala, kahit isa. Yan po mga arkitekto, sanay po ang mga yang magplano. Yan ho ay titingnan lamang, alam na ang gagawin. Sabi nga, just by looking at the space, they will know what to do. Tingin lamang, sa lugar na ito, ilalagay ko ito, lalagyan natin ng ganito. Sa bandang dito, ito ang ilalagay natin. Yung arkitekto, magaling hong magplano ng bahay. At mga kapatid, tayong lahat, tayo ho'y mga arkitekto din. Pero hindi ng bahay, kundi ng ating mga buhay. At meron din daw ho tayong kailangang pagtingin na ginagawa para maplano ng ayos ang ating mga buhay. Apat na klase ng pagtingin. 4 kinds of looking. Isa-isahin ho natin yon. Dahil kapag ito ang ating isinabuhay, pag ating ginawa ang pagtingin na ito, mapaplano din ng ayos ang ating mga buhay. Number 1, we must look backward to thank God. Makikiulit nga po, we must. Yun ang unang pagtingin, looking back. Bakit? Kasi ho tayo, pag tayo nagpaplano ng buhay natin, kailangan din nating balikan ang mga nakaraan. Siyempre, para ipagpasalamat sa Diyos, lahat ng ating mga experiences, yung ating mga kabiguan, yung ating mga tagumpay, yung ating mga pagkakamali, kailangan niyang ipagpasalamat. But at the same time, kaya tayo tumitingin sa nakaraan para hindi na natin ulitin ang ating mga pagkakamali. Ang pagkakamali daw ho, kapag naulit pa ng naulit, hindi na ho yan pagkakamali. It's not a mistake anymore. It's already a choice. Ginusto na natin. Kaya mahalaga sa pagpaplano ng ating mga buhay, we must look backward to thank God. At syempre, kailangan to refrain from making the same mistake. Yun ang unang looking. Looking back to thank God. Number 2, looking forward to trust God. Makikiulit nga po. Yan ang ikalawang pagtingin. Syempre, kapag pinaplano natin ang ating buhay, dapat punong-puno din tayo ng pag-asa sa kung ano ang darating. Marami tayong mga pangarap, marami tayong mga gusto, but at the back of our mind, lagi nating tatandaan, ito ang mga gusto ko, pero alam kong may plano ang Diyos. Punong-puno ako ng pag-asa sa kabila ng pandemya, sa kabila ng mga dinadanas kong sakuna, kapighatian, pagkabigo. Alam kong kapag ginusto ng Diyos, kapag ang Diyos ang nagplano, matutupad. Yun ang huwag natin pong kakalimutan. Dahil minsan kapag tayo nagpaplano, akala natin tayo ang may gawa ng lahat. Nakadepende lahat sa akin. Sa aking galing, sa aking talino, sa aking mga koneksyon. Huwag na huwag natin kakalimutan, kung hindi yan kalulugda ng Diyos, walang mangyayari dyan. Kaya, bahagi ng ating pagpaplano,
is looking forward to trust God. Kailangan nating ibigay, itaas lahat sa Diyos. Yun ho ang pangalwa. Pangatlong pagtingin, we must also look around to serve God. Makikiulit po. Bahagi ng plano ng Diyos para sa atin, at hindi lamang ng ating mga plano para sa ating sarili, ay hindi lamang ang ating mga sariling gusto, hindi lamang yung ating mga sariling pag-unlad. Magiging mas maayos ang ating mga buhay kung kasama sa ating plano ang iba. Sabi nga sa kanta, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya, bahagi ng pagpaplano ng ating buhay ay ang paglilingkod natin sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Dahil hindi naman po tayo magiging matagumpay kung ang iniisip lamang natin ay ang ating sarili. Kung ano lamang ang gusto ko para sa akin. Kung ano ang maganda para sa aking pamilya. Kung ano ang mas makabubuti para sa aking angkan, para sa aking mga mahal sa buhay. Huwag na huwag po natin kakalimutan ng iba. Kasi kung ang Diyos ay may plano para sa atin, lagi diyang kasama ang iba. Lalong higit yung mga nangangailangan. Kaya, kailangan din ho nating tingnan ang ating kapaligiran. Baka tayo masyadong nakafocus sa ating sarili lamang. We must also look around to serve God through serving other people. Yun ho ang pangatlo. At pinakahuli na pagtingin para ating mapagplanuhang mabuti ang ating mga buhay, we must look from within to find God. Makikaulit po. Yan. Look from within to find God. Ano pong ibig sabihin ito? Kapag laging ang pagtingin natin ay galing sa loob, makikita lagi natin ang Diyos. Sabi nga, kahit ano pa ang iyong sitwasyon, basta mayroon kang mata ng pananampalataya, ang Diyos makikita mo sa lahat. Makikita natin ang Diyos sa kabiguan. Makikita natin ang Diyos sa paghihirap kasi may pananampalataya tayo. Makikita natin ang Diyos sa saya. Makikita natin ang Diyos sa tagumpay. Makikita natin ang Diyos sa pandemya. Makikita natin ang Diyos sa lahat. Basta meron kang pananampalataya, meron kang mga matang marunong tumingin. When we look from within, ano ibig sabihin ay from the perspective of faith, makikita natin ang Diyos kahit saan. Kahit sa pinaka masalimuot na sitwasyon. At yun ang gusto ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Yung siya'y ating hanapin at yung siya'y ating makita sa lahat ng bagay. Kahit yung sa pagwawalis, makikita mo ang Diyos. Kahit sa simpleng pagngiti ng iyong kapwa, makikita mo ang Diyos. Basta lagi nating tatandaan na kapag ginagamit natin ang mata ng pananampalataya, kapag ginagamit natin ang ating mga puso, maaari nating makita ang Diyos. Ito mga kapatid, sa umagang ito ang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Four kinds of looking, parang mga arkitekto. Ang mga arkitekto, isang tingin lamang, alam na ang plano sa bahay. Sabi natin, tayong lahat mga arkitekto din. Kailangan sa ating pagtingin, pwede nating planuhin hindi ang ating mga bahay, kundi ang ating mga buhay. At may apat na klase ng pagtingin na dapat nating maisabuhay kung gusto nating maplano ng ayos ang ating mga buhay. Sabi natin, we must look backward to thank God. We must look forward to trust God. We must look around to serve God. And we must look from within to find God. Mga kapatid, sa umagang ito, ang imbitasyon po sa atin ng Ebanghelyo, pagplanuhan ang ating mga buhay. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, napatunayan natin na hindi natin hawak ang ating mga buhay. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya kung tayo may magagawa, ito'y ating pagplanuhan. At lagi nating itaas sa Diyos lahat ng ating mga plano. Kasi sabi nga, kahit anong kaganda ng ating plano, kapag yan ay hindi kinulugdan ng Diyos, walang mangyayari. Lagi nating tatandaan, may plano man tayo, ang plano ng Diyos ay laging mas maganda
ang plano ng Diyos ay laging mas mabunga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.